Sumayin niyo ang Panginoon, magandang araw po sa inyo mga tanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ikapito ng Pebrero at ang mabuting balita na ating pagninilayan ay mula kay San Marcos, Kabanata 6, mga talata 53 hanggang 56. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay tumawid sa ibayo ng dagat at napunta doon sila sa tinatawag na Genesaret. Lahat ng mga tao na nakakita sa kanila, saan man sila matagpuan, sa palengke, sa bayan, sa sinagoga, ang lahat dinadala ang mga may sakit sa kanya. At ang kanilang hiling, mahawakan lamang ang laylaya ng kanyang damit. Sabi nga doon, lahat ng nahipo niya ay gumaling. Mga kapatid, there is the power of touch. Kapag nahipo tayo ng ating Panginoong Diyos, kapag nahawakan natin siya, siguradong gagaling at magkakaroon ng himala sa buhay natin. Naramdaman mo na ba ang paghipo sa iyo ng ating Panginoong Diyos? Alam niyo po, maaari magtaka tayo, paano naman ako maihipo ng Diyos? Hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko naman siya nakakadaupang palad. Oo nga naman. Pero tingnan natin, sa panahon natin ngayon, paano tayo hinihipo ng Diyos upang baguhin ang buhay natin. Unang-una, meron po tayong mga karanasan sa buhay natin na para bang sasabihin natin, parang hinipo ako ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng sitwasyon na hindi natin maipaliwanag. At nakikita natin na para bang pag sarili kong lakas, hindi ko lamang ito kaya. Kung sarili kong talino, wala akong magagawa. Kung sarili kong abilidad, parang kulang naman. Bakit nakagagawa ako ng kamanghamanghang bagay? Mapapabulalas na lamang tayo, sasabihin, ah, hinipo ako ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa tayong instrumento ng Diyos. Kung hinipo ka ng Diyos, naging instrumento ka ng Diyos. Kung hinipo ka ng Diyos, na-inspire ka sa buhay mo upang gumawa ng mabuti. At saan manggagaling ang inspirasyon natin? Walang iba kung hindi sa Diyos. Pangalawa, pag sinabi po natin na tayo ay hinipo ng Diyos, ibig sabihin, sinakop tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ito yung napakaganda na dapat natin sanang matanggap sa buhay natin. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, magpasailalim tayo. Yung bang iisipin palagi natin na sa sariling lakas natin, na sa sariling galing natin, na kahit gaano pa tayo kamakapangyarihan, wala tayong magagawa kung hindi ang Diyos. Magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, pagka tayo nagpapasakop, ibig sabihin, we allow ourselves to be under the mantle of His love. Alam niyo po, gustong-gusto ko yung imahe na tayo ay sumusukob sa Kanyang damit. Ano? Alam niyo po, sa salitang Batanggenyo, yung bang nakikisukob tayo sa Kanyang balabal. Nagpapasakop tayo, ibig sabihin, nasa loob tayo ng Kanyang pangangalaga. How good it is knowing that we are under the care and protection of our Almighty God. Alam nyo, yung Kanyang damit, balabal. Alam nyo, ang sarap na tayo nadudun sa loob, di ba? Parang hindi ka lalamigin, hindi ka lalamukin, hindi ka mapapahamak. Well, just imagine, you are under God's protection. Sino ang tatalo sa atin? Sino ang makakapagpabagabag sa kalagayan natin sa buhay kung tayo ay sakop ng Diyos? Pangatlo, kung tayo ay magpapasakop sa Diyos, kung hihipuin tayo ng Diyos, pwede nating sabihin, nabibilang tayo sa Kanya. We are counted. We are among God's children. We are among God's people, God's flock. At kapag nabibilang tayo sa ating Panginoong Diyos, sigurado ko, hindi niya hahayaan na mawala tayo. Alam niyo, lagi kong iniisip yung imahe ng mabuting pastol. Yung may nawala na isa, hinahanap niya. E kung ang Diyos ang ating pastol at nabibilang tayo sa Kanya, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mawala sa Kanya. Ngayong araw na ito, Lunes, sa linggong ito,
magpasakop, magpabilang tayo sa Diyos na ihipo sa buhay natin.